Hey guys, it's Yen and welcome or welcome back to my channel. So for today, pupunta tayo ng eye clinic or eye hospital kasi magkakaroon ako ng consultation and baka ngayon na rin pala yung procedure. So, yeah. So we're here waiting for my number to be called. Social distancing chairs. So consultation muna. Sabi dito sa bisita, topography, scalp, tapos pachymetry, both eyes. So tapos ko lang sa topography. Now I'm waiting for the doctor or nurse para dalhin ako sa kabilang room to take another test. So yung topography pala, ano siya? Parang siyang laser, parang, ang madi-describe ko, parang siyang yung Madagascar na dun sa motion gate, yung dadaanan mo dun. Yun yung madi-describe ko. I just put a picture here representing it kasi I don't think na pwede siya dun kanina, so... So, hindi ko na pala na-videohan yung ibang part ng consultation, which is yung eye examination, which is not my first time kasi nagpa-check na ako ng grado noon for my glasses. And then, nagpa-pachymetry, tama na ba yung pronunciation ko? Anyhow, si Dr. Haifa mismo yung nag-contact na to sa akin. A few moments later. Drops and everything. And glasses. Oh, too much medicine. Gosh. Dapat talaga consultation day lang siya. Kaso may option kasi na pwede ako magpa-PRK that day. So, I just took the chance na para, you know. So, last time wearing these glasses na since grade 9 or grade 8. Maninibago ko na. Kasi sanay ako na may glasses. 20 seconds to 1 minute to yung laser. Let me get back. 3 letters. So, ganyan na ito. Siyempre, hindi ako yun. Ito ako. Ito ang mga nagawa ko nila. So, nalinta ako. Nagunta din ako. It's time to go to the surgery room! I am home. I'm closing my eyes right now. Siguro pag malayo, pwede naman makita. Ayan, open ng konti yung eyes ko. I need to wear this because pag nandyan yung light, it hurts. It hurts. Day one of detox. Social media detox. I will sleep. I feel sleepy. I just eat a lot from my short nap. And then we also ate. Ooh, the light is so bright. Pagano yung mata ko. Right now, this is day one. It's the other day and kakatapos ko lang kumain. And kakatapos lang din. Ilagay yung mga drops sa eyes ko. And I'm drinking coffee. Nangyara ako sa labas. So sa sala, medyo mawana. Though hindi na nire-recommend, hindi naman nire-recommend na magsalamin yung bahay. So, I'll keep the glasses until siguro 3 days. Para lang sigurado na akong hindi masakit. Pero inaalis ko siya time to time. Like nung titimpla ako ng kape, inaalis ko siya. By tomorrow, meron ako appointment ng
here again for the checkup. So bright outside. So, hindi na ako nakapag-video sa loob kasi sobrang iksi lang niya. Like, mas matagal pa yung papunta kaysa sa mismong check-up. Today is the 50. It's June 23. Noong pumunta kami last appointment, it was great. It was just like 5 minutes. In total, nung araw na yon, ang masakit talaga is yung puson ko kasi it was my second day. Also, medyo nahihilo pala ako because lumalabo yung mata ko. Malabo nga daw yung mata ko. Expect na magiging mas malabo daw siya that day. So, yun nga, lumabo talaga siya. Like, to the point na hindi ko mabasa yung malapit at malayo. And, like, so, basta sobrang labo niya. Pero, hindi mo siya painful. Pero, I chose to close my eyes kasi nahihilo ko. So, sakit pa yung menstrual cramps ko kaysa dun sa mismo mata. So, now, pupunta ko ng hospital again, Eye Hospital, to have my checkup. And today, alisin nila yung lens ko, contact lens. So, yeah. A few moments later. So, nadagdagan na naman po tayo ng eye drop, which is this one. So, may mga rules pa na iba, may ko na mention. Siyempre, no makeup, especially powdered makeup. Kasi, mapupunta sa eyes. Siyempre, no eye makeup, like eyeliner. Kasi, risky, diba? So, hindi naman ako talaga nag-makeup ng ganun. Though, ang usually na ginagawa kong makeup is blush on chocolate tint. But that's fine. Hindi naman ako lumalabas these days and lalabas man ako ng mask naman tayo. So, today is Thursday. So, it has been a week already since the surgery. So, right now, compared to yesterday, today I'm feeling na it's a bit blurrier. Mas blurry siya today. Pero hindi siya ganun ka-blurry like before na sobrang sumakit yung hindi ko. I'm hoping to see some improvements next week and the following weeks, which ganun naman talaga daw pag PRK, you will see effects after 1 month. So, bale, on the 3rd week or the 4th week, dapat makikita yung mga improvements. So, hindi naman ako nag-rush. Ay, ano, nanindibago pa rin ako dahil wala akong glasses. And, gusto ko magpakita ng walang glasses sa ibang tao na kakilala namin. Yeah, nakaka-panibago lang. And, sabi ko nga, di ba, na naglilipat kami noon. Yeah, so, ano, hanggang bukas lang kami here in the old flat. So, today, starting tonight, we will be sleeping in our new flat na. So, it's day 11. So, yung isang gamot ko, yung isang drop ko, it's just until yesterday. So, now, nabawasan na lang ako ng drop. And, update kaninang umaga. Like, I think malinaw yung mata ko. So, I read some things na malayo. And this keeps on happening since yesterday. Kasi yesterday, like, super bilis lang. Like, nan, pumikit ako, tapos pag-open ko ng mata ko, andyan na, tapos pagpikit ko ulit, wala na. Ganun. Like, I have this box here. Taas ng cabinet. Yung name. Nabasa ko yung ganun na umaga. Eh, medyo blurry na naman siya. Ano pala? Sinabi ko lalagyan ng aking drop. So, and yung mga drops ko sa loob. Hey guys, today is another Thursday. So, tomorrow, it's gonna be the 3rd week na. It means, malapit na tayo sa ating 1 month. Drops na ako. And tomorrow, since it's the 3rd week, yung isa kong kamot, which is the bread for day. Hindi magiging ano na lang siya, twice a day. I still sleep with my glasses on, sunglasses on. Refrain me from scratching my eyes during while I sleep. Pag lumalabas kami, just to get grocery or something, nag-detouch up ako ng konti. I put lip tint and I put lip and cheek na stain. So, liquid siya. Let's try
to iwas this part as much as possible. Itong part na to, iniiwasan ko talaga. Today's update, I had my drop lang kanina, like mga few minutes ago. This drop right here, which I take 5 times a day. And then I'll show you also the rest of the drops that I use. Ito, which I take every 2 hours, and this is the last piece, the drop na parang milk. First week it's 4 drops a day, and then naglessen siya to 3 times a day last week, and then this week it's gonna be 2 times a day na lang. So panalili ko pala ko, I try not to wet this area, so tinry ko mag goggles kasi hindi ko gusto yung feeling kasi diba yung masikip yun, and feeling ko like sensitive po tong area nito, so nung masikip siya feeling ko masakit sa ulo, ganun. So hindi ko na siya tinuloy, so po naliligo ko, ganun lang. It's water. Since this is the 3rd week, I hope na makakita ko ng difference, like yung mga nakikita ko mga feedback about sa PRK surgery. So, sabi kasi nila sa 3rd week talaga nila nakikita yung difference na malapit na sa 2020 or like, basta malinaw na daw kumpara dun sa 1st week and 2nd week. Feeling ko din na kaya ganito yung feeling ko na wala ng improvement and stuff kasi nasanay na ako na ganito siya for the past few days. So, meaning nag-improve na talaga siya and nandun lang siya sa state na gano'n, yung na-improve ko. Ayun. Ang next appointment ko, it's gonna be on August 1. So, matagal-tagal pa kasi July 3 pa nga lang ngayon. Today is another Thursday. So, today is the end of the 3rd week. And this week, I've noticed na hindi na siya lumalabo dun sa dating labo. It's like, steady na siyang malinang. So, yung blink ko kasi, di ba, every 2 hours yun. So, nabawasan yung alarm ko. Naging, ano na lang siya, 5 times a day dahil sa isang gamot na need to be 5 times a day. Gabi August when I will be having my next check sa eye hospital. So, yeah. I don't have anything much to say. Kasi ano, na-update ko naman yung vlog every time I can, and everything, there's something to tell about. And napansin niyo naman na parang nung bandang patulo na, nung malapit na mag 1 month, nagkumonti yung aking pag-update. Kasi nga, pag sa bahay, it's just neutral. Yung mga nakikita ko, it's same. Makikita ko lang siya pag lobos ako ng balcony. Makikita ko yung difference kasi luminaw na yung mga pangalan ng building na malalayo. Napansin ko din na mas malinaw talaga kumpara sa nagsasalamin ako. So, yung isang thing. Kasi yung salamin ko luma na. Bandang grade 8 hanggang new recent. Full frame siya. So, yung mga iba, maninibago yan for sure kasi wala akong salamin. Napaka ando kasi wala akong makeup and everything, pero yeah. Tatapusin ko yung vlog na to today because it's 1 month already. So that is it for this video. That is my PRK eye laser surgery healing for 1 month. I don't know what it is called, pero yun. Thank you for watching. If you like it, give it a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, go ahead and click the button down below. And if you're curious about something, don't be shy and comment lang kayo. This is Yen saying, yeah, thank you for watching. Bye!